Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating Muntin Channel. Ang huling laban ni Magsayo under ala promosyon at ang bagong makakalaban niya ngayong darating na April 11. Bago pa man napunta si Magsayo sa pangangalaga ng MP promosyon, ay likas na lumalaban ito under ala promosyon. Dito nahumog at nasanay ng gusto si Magsayo kung paano lumaban. Nakilala ito na isang agresibo kung lumaban at ang pamatay nitong suntok na kung sasabog ay pagsak talaga ang kalaban. Bago pa man umalis unaputol ang kontrata ni Magsayo under ala promosyon, ay nakasagupa pa ito ng isang tigasing buksingero na galing Japan na si Shuta Hayashi. Isa si Hayashi sa mga veteranong nakalaban ni Magsayo. May ring record na makaharap ni Magsayo sa ibabaw ng luna na 30 wins, 6 losses and 18 knockout. May edad na 30 years old, may tangkad na 5'7 inches. May mga Pinoy na rin itong tinalo matapos tumayo sa kanyang teritoryo. Isang champion sa Japanese featherweight title. Samantala naman si Magsayo sa panahong ito ay may ring record na 17 wins and 13 knockout. May edad na 22 years old, may tangkad na 5'6 inches. Na ang laban ng dalawa ay ginanap sa hometown ni Magsayo sa Tagbilaran, Bohol. Ito ang pang-apat na dipinsa ni Magsayo sa kanyang hinahawakang WBO International Featherweight title. Nasa araw ng laban ay dito makikita ang katatagan ni Magsayo sa ibabaw ng ring kung paano lumalaban sa veteranong Japanese boxer. Naiba rin ang katigasan ng katawan ng Japanese kahit marami ng pinapakawalang suntok si Magsayo ay nagawa pa rin ito makatayo at para bang baliwala lang sa kanya ang mga suntok ni Magsayo. Ito po ang kunting highlight mga kabusing. Ito, multicolored the trunks, si Hayashi na nadiri sa ring, makisubot, yatake. Ah!
Naging supportive ang mga kababayan ni Magsayo sa kanyang laban at dahilan din para lalong lumakas ito at ipakita sa laban na kaya niyang sabayan ang veteranong Japanese boxer. Kitang-kita naman natin sa laban na talagang nahihirapan si Magsayo pabagsakin ang kalaban dahil kondisyon ito at panigwardong pinaghahandaan talaga ang laban. Pero sa mata ng mga hurado sa laban ay pumabor pa rin sa hometown boxer dahil sa mga walang humpay na pagbato nito ng mga suntok sa kalaban at dahilan din para lumamang ito sa puntos. Nagawang manalo ni Magsayo sa laban by a unanimous decision at tagumpay pa rin ang pang-apat na dibinsa sa kanyang belt. Pero ito na pala ang huling laban ni Magsayo under ALA promosyon dahil naputol na po ang kanyang kontrata at hindi pa ito nag-renew. Dahil alam naman natin ang ALA promosyon, pero naging controversial pa rin ang pag-alis ni Magsayo sa ALA. Dahil lang din para hindi ito lumaban ng isang taon o mahigit. Pero ngayong darating na April 11 ay muli na naman natin makikita si Magsayo sa ibabaw ng luna laban sa American boxer na si Pablo Cruz. Alam kong marami sa inyo ang nag-aabang sa labang ito dahil gusto nating makikita si Magsayo sa ibabaw ng luna. At isa pa ay marami ang hindi kumbinsido sa naging panalo nito sa Mexican boxer na si Rigoberto Hermosillo. Kaya sa laban nito kay Pablo Cruz ay paniguradong itatama ni Magsayo kung ano ang mali sa huling laban. Ito pala si Pablo Cruz ay may ring record na 21 wins, 3 losses and 6 knockout. Di man knockout artist pero di dapat maliitin. Dahil paniguradong uhaw rin ito sa panalo at sana naman ay makakita tayo ng magandang laban. Kahit hindi man mai-knockout pero bugbog naman ang husto. Magandang pagkakataon nito ni Magsayo dahil malapit-lapit na ito sa pinapangarap nitong world title shot. So mga kabusing, abang-abang tayo sa darating na laban ni Magsayo at libre po itong mapanood na live. Makikita po natin ito sa FB page ng One Sport. Pati na rin ang laban ni Jerwin Angkahas mga kabusing. So yan lang muna ang ating video sa ngayon mga kabusing. Maraming salamat.